isang Chinese carrier group na pinangungunahan ng isang aircraft carrier na orihinal na mula sa Ukraine ay pumasok sa contiguous zone ng Japan. Ang move na ito ay itinuturing na clear sign ng China's increasing confidence sa pagpapalawak ng kanilang military power sa labas ng kanilang borders. Ito ay nagpapakita ng growing ambition ng China na protektahan ang kanilang mga national interest at ma-advance ang kanilang foreign policy sa global stage. Sa mga aircraft carrier fleet ang United States ay nananatiling leader na may pinakamalaking fleet na halos may 11 active carriers. Gayunpaman ang China ay humahabol at nasa ikalawang pwesto matapos na ma-launch ang tatlong aircraft carrier. Ang development na ito ay nag-highlight ng determination ng China na ma-expand ang kanilang naval capabilities at palakasin ang kanilang military presence. Sa patuloy na pag-debate ng mga military expert tungkol sa value ng pag-i-invest sa mga submarine kumpara sa mga aircraft carriers, ang China ay patuloy na gumagawa ng malalaking hakbang sa larangan ng aircraft carrier technology. Ang pinakabago at advanced na aircraft carrier ng bansa na super carrier na Fujian ay nagsimulang subukan ang electromagnetic catapult system. Ang cutting-edge technology ay currently ginagamit ng United States Navy ay ginagamit na rin ngayon ng China. Kaya ngayon ang China ay ang ikalawang navy sa buong mundo na gumamit nito. Ang successful testing ng system ay nagsuggest na ang Fujian ay progressing ayon sa schedule at expected na magiging ready for deployment sa 2025. Ang desisyon ng China na gamitin ang conventional propulsion para sa kanyang mga aircraft carrier ay nagsuggest na ang Chinese Navy ay nakafocus sa regional dominance. Ang primary goal nito ay ang ma-secure ang kanilang strategic interest sa mga nearby waters, lalo na sa Western Pacific at South China Sea. At upang ma-achieve ito, ang China ay nag-prioritize sa mga shipbuilding upang masiguro ang powerful naval presence sa kanilang bansa bago palawakin ang kanilang influence. Gayunpaman, ang Chinese Navy ambition ay nasa regional control. Sa 2035, ay inaasahan na magkakaroon ang China ng 6 operational aircraft carrier na nagmark ng significant expansion ng kanilang naval capabilities. Ang ika-apat na ito ay ang Type 004 carrier na currently rumored na ito ay under construction. Ang report ay nagsuggest na maaari itong gamitan ng nuclear propulsion na maaaring mag-enhance sa ability ng China na mag-operate ng malayo sa kanilang shore. Sa pamamagitan ng nuclear propulsion, ang Chinese Navy ay magkakaroon ng capacity na mag-conduct ng long-range operation sa mga distant water tulad ng Indian Ocean at iba pa na nagpakita ng kanilang evolution bilang isang true global naval power. Ang China ay nagsimulang i-test ang kanyang naval reach at noong September 18, ang aircraft carrier na Liaoning kasama ang dalawang destroyer ay nag-sail sa pagitan ng mga waters ng Japan, westernmost island ng Yonaguni at ang nearby island na Iriomote. Ang maneuver na ito ay nagdala ng fleet sa Japan contiguous zone na isang maritime area na nag-extend ng halos nasa 24 nautical miles mula sa territorial waters ng isang bansa. Sa zone na ito, ang bansa ay maaari pa rin mag-exercise ng some level ng control over maritime traffic upang protektahan ang kanilang maritime interest. At ang movement ng Liaoning ay bahagi ng larger fleet operation na nakakita sa Chinese warship na dumaan near sa western coast ng Senkaku Islands na kontrolado ng Japan ngunit inaangkin din ng China. Samantalang tinatawag ng Japan ang island na ito bilang Senkakus habang ang China ay tinatawag na Diaoyus. Ang recent display ng strength ng China's aircraft carrier ay nag-highlight kung gaano kalayo ang narating ng bansa mula nang una itong magkaroon ng isang dilapidated warship na mula sa Russia at na-transform ito bilang operational carrier.
Ang significant achievement na ito ay nag-underscore ng growing naval power ng China na noon ay isang coastal defense force, ngunit ngayon ay nag-evolve na isang formidable blue water navy na capable na magpakita ng influence malayo sa kanilang shores. Ang vision para sa transformation ay maaaring matrace back kay Admiral Liu Huaqing, ang former chief ng People's Liberation Army Navy o PLAN. Si Admiral Liu ay naniwala na upang ang China ay makapagpalawak ng kanilang naval reach sa Western Pacific at mag-assert ng kanilang power sa global stage ay kailangan nila ang mga aircraft carrier. Sinabi niya na ang shift mula sa Coastal Defense to Power Protection Force ay hindi magagawa ng walang mga aircraft carriers. Ang journey ng China sa pag-build ng kanilang first aircraft carrier ay nagsimula sa pagkuha ng Varyag na isang Kuznetsov-class carrier. Ang keel para sa Varyag ay inilagay noong 1985 sa Ukraine at ito ay na-launch noong 1988. Gayunpaman, ang barko ay malayo pa na makomplete dahil sa mga missing essential system tulad ng mga electrical components. Ang Varyag ay intended na maging centerpiece ng Soviet naval fleet, ngunit ang pagbagsak ng USSR noong 1990 ay nag-iwan sa Ukrainian government sa financial turmoil. Sa desperate need of funds ang Ukraine ay nag-decide na ibenta ang incomplete carrier. Sa paglipas ng panahon, ang Varyag ay binawasan pa ng ibang parts at noong 1998, ito ay nasa poor condition. Ang high cost ng pag-fix ng ship ay nagpapakita na ang China ay malabo ng magpatuloy pa sa proyekto. For comparison, ang pag-repair ng isang mas maliit na aircraft carrier ay tinawag ni Admiral Gorshkov na INS Vikramaditya para sa Indian Navy ay umabot ng halos nasa $2.3 billion. Ang mga early estimate ay nagsuggest na ang cost upang ayusin ang Varyag ay halos nasa $2 billion. Gayunpaman, ang China ay nag-develop ng plano upang makakuha ng barko nang hindi gumagastos ng maraming oras o pera sa research at pag-develop. Ang Chinese government ay nakipagtulungan sa isang businessman na nagngangalang Xu Jinping na isang former basketball player. At siya ay humiram ng $30 million upang magtayo ng fake company at nagsimulang makipag-usap sa mga shipyard. Sa huli ay na-secure niya ang isang deal upang bilhin ang Varyag mula sa Ukraine sa halagang $20 million. Nagtagumpay ang strategy na ito dahil hindi naniniwala ang karamihan sa mga tao na maaari pang maging seaworthy ang ship. At kasunod naman nito ay isang long at challenging journey upang dalhin ang Varyag sa China. Ang barko ay hinatak ng isang Dutch vessel, ngunit ang paglalakbay nito ay nag-hit sa isang major obstacle nang ang Turkey ay hindi pumayag na dumaan ito sa Bosphorus River for more than 500 days. Habang tumataas ang towing cost, ang Chinese government ay tumulong upang ma-resolve ang situation at ma-secure ang passage. Gayunpaman, ang journey ay far from smooth. Ang ship ay humarap sa several problems kasama na ang tropical storm at isang broken towing cable. Sa kabila ng mga challenges na ito, ang Varyag ay finally arrived sa China noong 2002. Sa loob ng ilang taon, marami ang nagduda na magagamit pa ito ng China. Ngunit ang bansa ay tahimik na nagpatuloy sa paggawa ng barko. Hanggang noong 2011 nang aminin ng China sa publiko ang tungkol sa kanilang proyekto. Sa isang interview sa Hong Kong Commercial Daily, si Chen Bingde, ang chief ng People's Liberation Army General Staff, ay na-confirm na ang China's first aircraft carrier ay under construction. Ang transformation ng Varyag ay isang mahaba at complex process. Matapos ang extensive modernization at refitting, ang ship ay officially na-launch bilang Liaoning noong 2012. Sa simula, ang China ay nag-claim na ang carrier ay gagamitin para sa scientific research, experiment at training. Gayunpaman, sa pag-complete nito, ang China ay naging 10th country in the world na nagkaroon ng isang aircraft carrier at ang huli sa limang permanent member ng United Nations Security Council na nakagawa nito.
sa kabaligtaran ng Indian Navy ay nagawa ng gumawa ng kasaysayan sa bagay na ito. Ang India ay nag-acquire ng kanilang first aircraft carrier, ang INS Vikrant noong 1957 at official na na-commission noong 1961. Ang INS Vikrant ang first aircraft carrier na pag-aari ng Asian country. At nang matapos ang Varyag ang China, ay hindi nag-waste ng kanilang oras at nag-advance ng kanilang naval capabilities. Ang kanilang second aircraft carrier ay na-built entirely sa China na nag-mark ng isang significant step sa People's Liberation Army Navy o PLA mission na i-challenge ang dominance ng US Navy. Ang pinakabagong carrier na tinatawag na Fujian ay aim na makipagsabayan sa kanilang mga American counterpart, lalo na sa size at advanced technology. Isa sa mga standout features nito ay ang kanyang electromagnetic catapult system na nagpapahintulot ng mas efficient na aircraft launch na isang technology na noon ay nakikita lang sa United States Navy. Ang Fujian ay inaasahan na mag-play ng crucial role kung magkaroon ng conflict sa Taiwan. Bilang part ng anti-access at area denial strategy ng China, ang carrier ay maaaring maging center sa pagpigil sa US na makialam sa region.